Magandang buhay mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel. Ngayong araw ay magpapalit po tayo ng fuel filter ng ating Toyota Commuter Deluxe 2019 model. First time ko po itong papalitan. Dati sa kasa lang po, mga mekaniko sa kasa ang gumagawa ngayon. Dahil tapos na po ang warranty, tayo na po. Tatanggalin lang po natin itong sa dalawa, tatlo, apat na hose. Pati po ito. Ayan. Tatanggalin natin mamaya. Tapos itong ipapalit po natin na fuel filter. Ito po ang code nyo sa Toyota parts. 23390L070. Tapos ito naman yung iba. Pero kay Bic F197 po ang code niya. Fuel filter. Original Japan quality. Ito po. Puting-puti. Tapos may kasama ng oil ring. Ito po. Ito po. Ganito po ang pagtanggal. Pisilin lang po natin to. Tapos silain pataas. Ayan. Ganun po. Tapos para doon po sa mga gustong mag-DIY, what's the best? Picturean po muna. Ayan. Pipicturean. Para hindi niyo po makakalimutan yung pagkakasunod-sunod ng mga babaklasin ninyo tsaka ibabalik. Yun po ang importante. Tapos itong mga clamp niyo po, gamitan niyo na lang po ng mga plies o kaya long nose para hindi po kayo mahirapan tanggalin. Kaya po tayo nagpapalit ng fuel filter para hindi po ma-damage yung ating injector tsaka injection pump. Kasi po, kapag na-damage po yun, sigurado mapapamahal po kayo sa gastos. Tapos ang standard naman po na pagpalit ng mga fuel filter ay every 20,000 kilometers po. Para sa akin, mas the best po na mga 10,000 kilometers. Para mas malinis pa yung ating fuel filter. Yun lang po. Isang tip lang po yan. Ito po, susunod natin na itatanggal. Isa-isa. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa-isayin lang natin mga kapatid. Tuturo ko na po para... Kasi mamaya hindi natin makukuha na ng video po eh. Na mahirap mag-video habang binabaklas po ito. Ito po, nahugot na po natin yung isa. Gilid lang po muna natin. Ito naman po yung pangalawa. Ito yung una. Ito na yung pangalawa. So, dalawa na po yung natatanggal natin. Yan po. At tatlo na pala, una yung sakit sa sensor niya. Tapos yung dalawang hose, bali tatlo na po yung nabaklas natin. Lagay muna natin dito sa taas. Yan. Ito nga po palang hose na ito mga kapatid. Ito po yung papunta sa makina. Yan, kung susundan na po natin. Oh. Ito siya. Yan. Punto yan sa makina. Tapos ito naman po. Ito. Itong kable na ito, itong hose. Ito, dito. Yan po, ito po yung galing sa tangke mismo ng ating gasolinahan. Ito po, galing sa tangke. Tapos ihigupin yan dito, tapos papunta na sa ating makina. Yun lang po, susunod natin tatanggalin ito. Ito na po, yung hose papunta sa ating makina. So, iangat lang natin dito. Yan, para... Yan, para nakasabit lang, nakahang. Isa na lang po. Yung isang hose na lang. Galing sa tangke ng ating gasolinahan. Ang style ko po, yan. Hinawakan ko muna yung clamp. Pipisilin. Pagkapisil po, iangat. Ganyan mga kapatid, yan. Yan, ganun siya. Tapos ihilain po natin to. Yan, iangat natin. Ganun. Tapos ihang po natin dito sa taas para hindi matapon yung diesel. Sayang naman, mahal ang diesel po ngayon. Tapos ang susunod po natin na gagawin ay iangat na po natin ito.
Unti-unti lang po natin hiangat. Ayan. May guide naman po ito eh. Ayan. Di lang gano'ng makita. Pero mamaya, tuturo ko pagkabakas. Pagkaangat po natin. Ayan. Ito na po. Kapag laging marumi ang fuel filter, maaaring ma-damage po ito. Ayan. Mahal din po ito. Itong suction niya. Siguro mga nasa kulang-kulang 8,000 po. Mahal yan. Tapos, pwedeng masira yung ating mga injector. Yung fuel injection ng ating makina. Fuel injection pump po ng ating makina. May arrow po ito. Yan. Susundan nyo po yan. Hanggang sa baba. May arrow po yan. Hanggang dito. Hindi lang ganong kita eh. Pero pag nalinisan na po natin ito mamaya, sigurado makikita po. Tapat-tapat lang po yan. Tapos, pero naman po rito kung saan yung open, titwist lang natin yan. Importante po yung arrow. Huwag po yan mawawala. Ganun lang po mga kapatid. Pansin nyo po itong arrow na ito mga kapatid. Yan, yan po yung arrow. Kailangan nakatapat po yan sa taas. Yan po. Para hindi po kayo maligaw. Tapos ito naman po yung code ng ating Toyota parts. Yan, kung halimbawa masira po ito, yan po yung code na hanapin ninyo. Tapos may mga guide po ito sa pagsalpak tulad nito. Yan, may guide po yan sa pagbalik. Sasalpak lang po yan dito. Yan, yan po ang salpakan niya. Nakikita nyo ito sa gilid. Yan natin isusuot. Yung lock niya ay yung guide ng ating ito po. Yan, itong gatla na ito, dyan nyo po ipapasok. Yan, ito mismo. Tatanggalin din po natin ito, yung socket na yan. Ito po siya, tinanggal na natin. Tapos tinanggal din natin dito sa ipitan niya. Yan, dyan po iniipit yung kable, yung wire. Yan, parang ganyan po. Yan, yan yung ipitan niya. Tinanggal po natin kasi paghihiwalayan natin ito mamaya. Ang pagbukas naman po nito, susundan lang po natin itong open niya papunta rito. Yan. Ganun po ang pagbukas. Ipipihit lang po natin ito. Ang pagpihit ganyan mga kapatid. Oh. Yan. Yan po. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung mark niya po na arrow, yun lang po yung susundan ninyo. Yan. Tinatanggal na po siya. Yan. Maluwag na po. Hahatakin nyo po yan pataas. Unti-unti. Yan. Ito po yan. May lock po yan. Oh. Para tandaan. Na itatapat nyo yan dito sa araw niya. Oops. Napalakas yung ating pag-angat. Tapos, ito, importante. Yun. Sus, grabe na po yung dumi. Yan mga kapatid. Napakarumi na po ng ating fuel filter. Ito po, kapag kumawala po yung dumi dito sa fuel pump, pag pumasok po ito sa ating makina, at nagbara po yung mga dumi sa ating injector o fuel injection pump, sigurado po mapapagastos po kayo ng mahal. Yan. Tapos, tingnan natin kung gaano po karumi yung diesel. Malinis pa po. Di pa ganun kaitim. Ito po yung sa dito, rubber ng ating fuel filter. Tapos, magpapalit po tayo ng oil ring. Ito. Papalitan po natin ito mamaya. Ito. Ito. Ayan. Itong bilog na ito. Ayan. Papalitan din po natin ito mamaya. Ang susunod po natin gawin, linisan na po natin ito. Punasan natin na maayos. Kailangan malinis din po ang pang gagamitin natin. Para wala pong maiiwan na dumi. Yun lang po. Ito po yung bago mga kapatid.
Ayan. Ito po yung ating luma. Medyo may kaibahan ng konti. Para mas malaki ito ng konti. Tapos magkaiba po yung rubber nila. Ayan. Ayan po. Ito yung original. Ito yung galing kay Vic. Ayan. So, susukat na lang natin ito mamaya pagkalinis po. Ito na mga kapatid. Napunasan na po natin ng malinis na tela. Ayan. Nalinis na rin po natin. Tapos ito naman yung isa. Ayan. Nalinis din po natin yan sa loob. Para sigurado na walang dumi po tayo may babalik. Although na malinis pa naman po yung diesel natin. So mas maganda na po na laging malinis yung ating diesel o gasolina sa loob po ng fuel pump. Para siguradong ligtas po ang makina ng ating mga sasakyan. Lagyan na po natin yung oil ring. Yan na po. Susunod po ito, fuel filter na. So, sasalpak na lang po natin itong ibabaw niya. Ito mga kapatid, oh, kita nyo po itong araw na ito. Yan. Ito po itong araw na ito. Tatapat nyo yan dito sa... Ayan, hindi natin makita yung araw. Ito. Yan, yung araw po na yan. Tatapat natin doon sa taas. So, makikita po natin. Ito yung lock niya. Yan. Papasok nyo lang yan. Tapat po yan dito sa araw. Tsaka dyan. Tapos, tutulak lang po. Naibalik na po siya natin siya sa dati. Yan, magkatapat po yung mga araw. Mula doon sa taas hanggang dito sa baba. Yan po. Yan ang araw niya. Babalik na lang po natin doon sa loob. Natin sasakyan. Natagalan po tayo rito mga kapatid sa pagbalik po ng bagong fuel filter. Kasi yung oil ring niya makapal pa. May pit. Nahirapan tayo na i-push. Dapat may tools tayo na pang-press talaga. Para saglit lang sana ilak. Pero at least natapos din po natin. Palala ko lang po yun sa mga gusto mag-DIY. Mahirap po yung pagsarado kapag bagong palit. Nalinisan na rin po natin itong mga contact point niya, no? Sa mga socket niya. Nalinis na rin natin. Ayan. Ito mga kapatid, nalinisan na rin natin po yung paglalagyan natin. Itong wire, yan. Naibalit na po natin sa ipitan niya. Ayan. Malinis na rin po. Yan po. Ay, balik na natin. Ito po. Balik po natin yung hose galing sa tangke. Tapos yung clamp. Ang next po na gagawin natin ay palabasin po natin yung diesel dito. I-pump muna natin mga kapatid. Ginagawa po natin ngayon ay mag-bleed. Nagbi-bleed po tayo ng diesel. Yun. Kita niyo po, lumabas na mga kapatid. Yan. Balik na po natin yung isang hose. Yan. Papunta rin sa makina. Ito po. Pagkatapos ay ipump uli natin mga kapatid. Hanggang sa tumigas po. Pag matigas na po, ayan, tigil na natin. Tulad nito. Ayan, matigas na. Ibig sabihin, umabot na po rin sa makina. Yung diesel. Ayan, tapos balik na po natin yung iba. Ito, may mga araw din po yan, no? May mga palatandaan po. Ibig sabihin po nito mga puti na ito,
dito po natin itatapat sa mga kantuhan niya. Ayan o, ito. Ayan, tapat na po. Tapos yung clamp. Ayan. Ayan, punasan muna natin. Ito naman po, tatapat nyo lang dito. Ayan, ganito. Ayan, tapos tulak pababa. Yon. Pag narinig nyo po ng tumunog, okay na po yun, nag-lock na po yun. Mas punasan natin nito. Okay na po yan. Tapos, i-start na po natin yung ating sasakyan. Okay na po. Okay. So, nag-success naman po yung ating DIY, mga kapatid. First time natin itong ginawa. Bago naman po natin ito gawin, eh, nagtanong-tanong talaga tayo sa mga magagaling na mekaniko. Dapat po, kapag may mga sasakyan tayo, matuto po tayo na mag-research po. Pag-aralan po yung anatomy ng ating mga sasakyan. Ang kagandahan po kasi roon, natututo tayong gumawa, natututo rin po tayong alagaan ng ating mga sasakyan ng maayos. At the same time, malaking tulong po kasi nakakalis po tayo ng gastusin. Load test natin mga kapatid, yung bagong palit natin na fuel filter. Kagandahan po kasi sa pagpapalit ng filter, medyo maginhawa po yung takbo ng ating sasakyan. Isa rin pong paalala mga kapatid na iwasan po natin na laging malapit po sa empty yung ating tangke ng gas, dahil minsan yun po nagiging cause kung bakit nagiging marumi po yung ating fuel filter. Tapos magpapagasolina po. Habang umaandar po yung sasakyan, tapos pagpasok po ng bagong gasolina, mahahalo niya po yung ilalim ng ating tangke. So yung mga dumi po ron, lulutang, maghalo-halo. Pagkatapos ay pupunta po yun sa fuel pump mga kapatid, maihigop niya po yun. Ngayon kung sobrang dumi na po ng ating fuel filter, may chance po na makalusot yung dumi papasok sa ating makina hanggang doon po sa injector, sa fuel injection pump ng ating sasakyan. Yun po. Kaya mainap po na regular tayong nagpapalit ng fuel filter sa ating mga sasakyan. Yun lang po ang mahalagang tip ko sa inyo mga kapatid. Success po yung ating ginawa. Sulit po, sulit yung ating gawa ngayon. Ha, disclaimer lang po ha, hindi po talaga tayo mekaniko. Ano lang po, true experience lang po. Check po natin yung ating panel. Yan. Kung may problema sa sensor, wala naman po. So, start natin ulit. Okay, good. Wala pong problema yung ating ginawa mga kapatid. Paano mga kapatid? Hanggang dito lang po muna tayo. Sana nakatulong po ang video na to sa inyo. Kaya po nang lagi nating sinasabi, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa sa buhay. God bless us all po. Maraming salamat sa panonood. Paalam.